Libo-libong residente ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Zamboanga City. Nakausap naman ng GMA News ang ilang tumakas umano mula sa kamay ng MNLF. May news to go si Haji Reta live. Haji. Yes, sabi siksikan nga nito ang mga residente na apektado nga ng kaguluhan nga dito sa Zamboanga City. At dito nga mismo sa ating kinatatayuan sa Baliwasan Grandstand ay hindi bababa sa 10,000 katao ang lumikas. Kanya-kanya na ng pwesto ang di bababa sa 10,000 ng mga residenteng lumikas sa kanilang mga tahanan matapos sumiklab ang pangungugob ng MLLF nitong Lunes ng madaling araw. Dahil halos wala ng lugar ang karamihan, ang iba sa mga gilid na lang ng grants na nagtayo ng sariling tolda. Si Sheila Arnado na taga barangay Talon-Talon, kabuha na niya raw ngayon. Kaya naman nag-aala na siya sa kanilang kalusugan. Nahirapan din sir, kasi ganito, walang bahay, walang nadala mga gamit. Puntis pa kayo. Puntis pa. Wala pang panggasto. Paano kung mga anak na lang? Ang barangay health worker namang si Warda Hyrule ng Santa Barbara, di rin lubos maisip na sasapitin ang ganitong sitwasyon. Nananawagan ako sa mga kataas-taasan na masettle na itong gulo, manegotiate na nila para maano na yung mga tao, makabalik na sa kanilang mga tahanan. Opo. Kasi nagkasakit na po ang iba't ibang mga bata. Di pa sila pinabayaan na makuwi sa kanilang mga bahay dahil may banta pa rin ang tensyon. Tulong din ang hiling ng di bababa sa 500 residente ng Barangay Mampang. Kahapon kasi lumikas na sila sa kanilang lugar. Pinamumugaran na rin daw kasi ng MNLF doon. Kaya naman bitbit ang kanilang mga malilit na anak at ilang gamit, tinawid nila ang isang ilog para makapunta sa katabing barangay sa Buhud. Sila ang tumulong na mag-cross ang nagamampang Arena Blanco at saka Tugbungan. Nakapanayam naman ng media ang grupo ni Nandisma Rosman. Tumakas umano sila mula sa kamay ng MNLF. Kwento niya, bago pa man daw magkapalitan ng putok ang MNLF at pera sa ng gobyerno, hinold na raw sila ng MNLF. Nung first day, in the afternoon, lahat ng mga bata pinalikas na namin. And then we stayed there for one night, yung kagabi ng Mambeng. So here comes, parang marami na rin mga MNLF outside in our road. So in the morning, we decided to lumikas na. We are really trying to get in touch with the hostage takers so that we will really be able to really find out what their concerns are and what are the doables, what are the negotiables. Samantala, hawi na dito nga tayo ngayon na sa may mismong booth ng Red Cross at ito may mga bata na nagkakasakit ngayon at agad naman silang nilulunasan ng membro nga ng Red Cross at magna rin ng City Health Office. At ang problema nga ngayon hawi dito ay halos karamihan ay mga bata itong mga nagkakasakit at nilalagnat sila at ang iba naman ay nagtatairaw. Samantala, hawi ay ipinag-utos na no ng ni Mayor Beng Climaco Salazar na magbukas na itong iba't ibang establishmento dito sa Zamboanga City nang sa ganoon ay hindi na magkaroon ng panic buying at ayon nga rin sa kanya ay bukas na o tuloy na ang resume ng operasyon ng City Hall at may pasok na ulit at maging na rin ito mga iba't ibang ahensya ng local government unit. Hawi? Okay, maraming salamat, Haji Reyeta.